Hi guys! So may bago ulit tayong item na ipapakita. So ito, mid-range po ito na tripod. So dati yung bumili po ako ng budget tripod. So ngayon ito, nasa mid-range tripod po tayo. So ito po siya guys. Ayan, support gear ng Benro. Ayan, Benro. Ayan po. So i-unbox natin siya kung ano yung sa loob na ito, kung gano'n rin siya kalaki. So, titignan natin. So, guys pala, so, saan ko ito nakuha? Kaya ano pa pala po ito? Kay Juan Gadget po ito, guys. So, lalagay ko po yung link kay Juan Gadget sa baba para makita nyo po yung full detail po na itong item na to. So, guys, yung ibang mga unboxing natin ay galing rin sa iba sa Juan Gadget. So, yung ipopost ko yung mga ibang mga natin, mga gadget natin sa Juan Gadget. Actually, maganda po yung mga item po nila. And then, mabilis lang po yung transaction. So, hindi siya katulad kay Lazada or kay Shopee. Pero ito, napaka-legit po yung mga item po nila. Kung makita nyo po yung website, sure na sure po. Maganda po yung mga item nila. Lalo na pang vlogs, lalo na yung pang sa mga pang camera, accessories, lighting effects. So, yung ginagamit ko rin ngayon sa kanila rin. So, guys, support nyo rin po yung ano nila, yung shop nila. And then, tingnan na natin tong item na to. So, buksan na natin. Start na tayo. Buksan na natin to, guys. So, actually, medyo mabigat siya. Mga parang nasa, ano siya guys, parang nasa 2 kilo. Aluminum po siya. So, iano ko rin po yung details po na ito. Ilalagay ko rin po yung details po na ito sa screen natin. Para makita niyo po. Natin to. So, ito siya. Ayan, may bag siya. Benro. Naka-plastic pa siya. Ito ang maganda, guys. Kasi, may bag siya. Talagang secure talaga yung item. Siyempre, mid-range. Ano to? Tripod. So, talagang clear talaga to. Mabigat. Ito siya, guys. So, tignan pa natin yung loob. Tapak siya din. Wow. Nice! Ganda niya! Actually guys, marami pong mas mahal pa sa mga tripod na to. Iba-iba mga klase. So ito, aluminum ito. Kung ano natin, tripod. So, titingnan ko rin yung ano na ito, yung pinaka specs detail na ito. Then, ilalagay ko rin sa screen. So ito siya guys. Ayan siya. Itatap siya. Metro. Eto. Ayan siya. Sa Juan Gadget ko po siya guys nabili. So kung mag-order po kayo, mabilis lang po ang transaction po doon. Kung nasa Metro Manila po kayo. So, tingnan natin kung paano siya ibuksan. Kung gaano ka siya kataas. And then, paano to gagalawin, paano yung orientation nito, paano pagbukas nito, kasi iba yung tripod natin nung last time kasi plastic lang siya almost yung mga gamit dun sa part ng ano natin, budget tripod natin. Ito, mabigat to, mabigat siya actually, pero kitang-kita nyo sa klaksan niya, sa itsura niya.
ganda niya. Kahit nasa mid-range pa lang siya. Mid-range pa lang to. Kasi may nakita akong mga price na iba pa. Nasa 4,000, 5,000, 6,000. May 10,000 pa. So, iba-ibang klase po yung mga ganung mga style na yun. Depende kung saan nyo po paggagamitan. Ito naman, sa Apple kasi, pwede ko tong gamitin sa next nating unboxing. Ito yung gagamitin ko sa phone for camera. Sa susunod pag nakuha ko na yung magandang camera natin, ito yung gagamitin ko. And then, yung tripod na ginagamit ko ngayon dyan, yan ang gagamitin ko for lighting. So, yung nakikita nyo lightings, Gorilla pad lang yung ginagamit ko pang ano, nasa harapan ko siya para maganda yung liwanag niya dito sa akin, para kitang kita yung mga item. So, ito, natry na natin siyang buksan kung paano siya gawin. So, limited lang yung nakikita natin sa ano, sa screen. So, natry na lang natin yan, ito muna ang top na muna siguro. So guys, so sa top ito siya. Kung makikita nyo po, ito siya yung top niya, pwede paglalagyan. Ayan siya. And then may napansin ako dito, meron siyang ano dito, pang lock. So ayan siya guys. Pwede pala siyang buksan. Pwede siyang tanggalin. Ayan lang siya. Lalagay lang to. Tapos lock na. So, napaka-easy lang niya. Kasi pag tinanggal natin to, kahit balik-balik na rin yan, okay lang. So, dito natin siya ilalagay yung kung anong gamit nang pwede natin ilagay. Yung camera, cellphone, mga lightings, etc. Kung ano pong pwede yung gamitin dito. Tapos dito lang nyo iipin. Disco dito. And then, ipapasok niya lang po dito. Yan. So, nakalock na siya. And then, next is, so, nakatagilid siya. So, paano ko siya gagalawin? So, may mga joint siya dito. Ayan. May mga paluwagan. May mga paluwagan siya dyan. Pwede niyong ipasikip, paluwag. Ayan siya. So, tatry ko tong i-twist na ganun, pataas. Ayan siya guys. Ayan. So, na-twist na natin siya pataas. Ayan siya guys. And then, magandahan na ito, 360 degrees ito po. So, pwede nyo siyang iikot. Hindi katulad ng ibang mga tripod, kailangan nyo ikot mismo yung buong tripod. So, wala na. Mahirap na yung level ng ano, nung ginagamit natin. Masisira na. So, pag once na set nyo na yung stand, na set nyo na parang ganito, ganyan, nakalock na lahat yan. Tapos, pag once na gusto nyo nang i-rotate to, hindi nyo na i-rotate to. Kasi, ito may rotation na siya. Ayan siya guys. May rotation na siya. So, madali na lang. And then, meron siyang ano, liquid level dito. Makikita nyo kung naka-horizon, kumbaga, kung naka-level ba ng zero, nakalapat ba talaga ng zero sa baba para kung pantay na ba siya. So, dito nyo makikita. May mga ganyan. Level. And then, maliban pa dyan, pwede tong islang. So, meron siyang pan-join dito ng paluwagan rin, sikipan. Ayan, guys. Ito, pagka once na okay na yung rotation nyo, pwede nyo siya isikip na hanggang para hindi na siya gumalaw. So, ito, gagalawin ko to, guys. Ayan. And then, iaangat ko lang to. Ayan. So, pwede nyo siyang i-ganto. I-sign. Ayan siya. So, ito yung join niya. Tapos, sisikipan na lang siya. Ganda! Although, ito kasi mga plastic, ito mga parts na ito, pero maganda yung malalaki yung mga parts niya, kaya madali lang siya galawin, ayusin.
So, okay na okay ako dito sa tripod na to. Matagal nang pwede ko itong gamitin. So, kung gusto niyo ng mid-range na tripod, ito okay sa inyo to. Saan, kahit saan nyo ito pwedeng gamitin. And then, next is, ayan, may tinaas lang ako dito, guys. Ayan siya. Tinaas ko lang siya. Siguro mamaya natin siya tignan. Gusto mo nang makita itong nasa paa niya. So, same range siya dun sa budget tripod rin natin na may ganito rin siya. Mga lock. Ayan siya. Pero ang kakapal niya, oh. Kita nyo? Aluminum. Hindi siya plastic, guys. Kaya mabigat siya. Ayan siya. Paa pa lang, haba na. Diba? So, ayan natin yan. So, kung ma-imagine nyo na rin naman kapag ka makita nyo na pag tinayo siya, mahaba talaga siya. And then, meron pa ako isang pakita. Kung may bag kayo or may something kayo mga item na habang nakastan po ito, pwede nyo isabit dito. Astig. Pero may nakita ko ibang tripod na pwede nyo siyang i-reverse itong tripod sa baba. Pag once na may mga ibang mga professional photographer na nagpipicture sa mga halaman, sa mga small objects. So, para maganda yung ano niya, yung focusing po niya, ginagamit nila ng ganito pero sa baba. So, itong ginagamit pang ipitan niya dito, itong stand na to, dito nila nilalagay sa baba. So, medyo kamahalan na po yung mga siguro nasa 4,000, mga 3,500, mga ganun, depende sa quality rin. Ito kasi is stand tripod lang rin to, pero yung quality niya ang ganda. So, hindi siya katulad na ito, sabitan lang siya. Nakita nyo dito, guys. Nakita nyo dito. Ayan. Ito siya, guys. So, next naman natin gagalawin. Ito, para saan ba ito? Ayan. So, first time ko lang ito makita, guys. Kasi, nakikita ko lang sa mga... sa pagkwan sa may shooting o taping. Kasi dati ako nagta-talents. Sumasama sa mga ano pag may mga taping, kita ko lang to, pero hindi ko alam kung paano gamitin yung mga ganyan. So ito, ewan ko saan to, pero may John siya dito na pwede siyang iikot. So tatry natin siya iikot, guys. Wow. Nakita nyo, guys? Mahaba siya. Mahaba siya, guys. Mahaba siya, guys. So, meron pa pala extended pala to. So, hindi lang dito magpo-focus. Pati rin pala dito sa ano niya, parang leg niya. Na pwede siyang iangat. Oh. Kung pagka may gusto kong isilipin. Ayan, oh. Oh, hanggang dyan na lang siya. Ayan, nagipit na siya. Tapos, ito ata. Kasi, pwede pa siya bumaba. Oh. Ayan, oh. So, siguro, ito yung ipitan niya. Ito. Ayan. Ah, hindi na siya bumaba. So, ito nga yung ipitan niya. Ayan nga, guys. Tapos, pwede nyo siya ibaba na ulit. See? Ganyan lang siya, guys. Ganda niya. Ganda niya. So, kung bibili po kayo, tingnan nyo lang ulit yung website ng One Gadget. And then, ilalagay ko rin yung link ulit po dun sa baba para alam nyo kung saan kayo makakabili ng tripod. Ayan po siya, guys. Benro. Ayan, Benro. Ayan po yung tatak po niya. So, ito, galing nga po ito sa One Gadget para may idea na po kayo saan po kayo bibili.
Marami na rin kasi po sa kanilang bumibili, lalo na yung mga celebrity rin. Marami po bumibili po sa kanila. So legit silang ano, nagbebenta ng mga gantong item. Pati mga lightings, at saka mga cameras, and lens, lahat. Ng for vlog, photoshoot, videography, lahat ng for production, nandito po. So, kung gusto nyo mag-starting ng vlogging, meron sila mga set po doon ng mga for starter vlogs. So, hindi na po kayo mahihirapan. And then, madali lang po magtanong kasi marunong, bibigyan po kayo ng guide. Iga-guide po kayo nung doon sa Facebook Messenger. Kung may tanong kayo, halimbawa, hindi nyo itong alam yung camera na to, ano bang pwedeng gamitin doon. So, hindi natin alam. So, sila magka-guide sa inyo po. Katulad na sa akin, hindi ko alam kung anong pwedeng gamitin accessories doon sa Canon na makukuha ko next week. Makukuha ko sa And then, pa-advise na lang ako. And then, pili na lang ako. Kung ano yung gusto ko doon sa mga pricing. So, guys, nakita na natin yung tripod natin ngayon. So, ito guys. So, kung bibili po kayo, tingnan nyo na lang po dun sa One Gadget. Then, tingnan nyo po itong Benro po yung model po niya. So, marami po mga tripods po doon. Depende, iba-iba po ng pricing nila. So, ang price po na ito guys ay nasa 1,400 pesos. So, 1,400 pesos. Mas iba siya dun sa dun sa tripod natin dati na low price lang, nasa 300 plus lang. Eh, syempre, low budget lang siya. At mababa lang siya, nakita nyo naman. Nasa wala pang isang metro yung taas niya. So, ito guys, kung ma-estimate natin yung taas na ito, dun sa box niya, ang maximum height daw niya, guys, ay 1.43 meters or nasa 1,435 millimeters. So, ganun yung yung taas niya, maximum niya. Tapos, section, mga 3 sections yung yung tinataas dyan. First, second, and then yung leg niya, and third. So, yun po yun, guys. Ito yung box niya. So, fourth year. So, kung meron kayong DSLR, mirrorless camera, and then mga lighting, pwede po yan pang support. Although, parang ito nata yung maganda nilang tripod na mamura lang. So, kung sakaling magaganda kayo pang lighting, pwede itong gamitin kasi ang taas rin niya talaga pang lighting effect. Katulad ng ginagamit ko ngayon, pwede siyang ipang stand dyan, dito, gamitin. And then, kung saan-saan nyo pa, pwede siyang gamitin. So, yun guys. Sa akin, okay ako dito kasi hindi siya budget, mid-range siya. Pero, solid naman po yung mabibili nyo po sa kanila. Dahil dito sa Benro na to. Ganda niya, guys. So, natapos na po yung unboxing natin, guys. And then, sana makatulong yung yung review ko po para dito. At kung naka-decide na po kayo kung saan po kayo bibili, kung anong item ang bibili niyo po. Para hindi na kayo maloko, makikita yung expected nyo. Ganto sana, ganto. Eh, nakikita nyo lang sa picture lang. So, ngayon, guys, nakita nyo na yung quality ng item natin. So, alam niyo na po kung ano yung bibili niyo po. So, guys, maraming po salamat sa pakikinig at sa panonood po sa unboxing natin. At sana sunod, suportahan niyo po ulit ako sa mga susunod na mga unboxing natin. So, guys, maraming salamat. God bless.